Kaperahan. Ang segment na ito po ay hatid sa atin ng I International Marketing Group, Kaiser International Health Group at Manila Bankers Life. Salamat sa suporta nila at tayo ay patuloy na nagpo-programa. Kaya magandang umaga sa ating tatlong hari ng Kaperahan. Ah, hindi, dalawang hari lang ngayon, no? Good morning, Bart, at good morning, Joanne. Good morning. Good morning. Good morning, brother. magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Nandito pa rin tayo sa mga tamang paraan para maabot ang financial freedom. At topic number 31 natin ngayon ay magsimulang mag-ipon at mag-invest habang wala pang responsibilidad. Yan. Well, tinutukoy natin yung mga nagsisimula pa lang sa buhay nila, yung magkakatrabaho, mga, especially mga millennials. Ano? Dito yung magsisimula pa lang sila magkaroon ng responsibilidad or wala pang responsibilidad. Ito yung magkaka-ano pala, yung kagagraduate. Well, unang-una natin na napapag-usapan natin sa mga previous topics natin na talagang alay kakampi ng pera ang time, ang oras. Kaya dapat talaga natin pagsimulan ito ng maaga. Kasi lahat naman ng bagay pagdating sa pera, hindi natututunan ito overnight. And lahat dapat habang maaga pa matutunan na natin. At ang problema ito, kagaya ngayon, yung mga may mga malalaki ng pamilya, may mga hinuhulugan na ng bahay. So doon nagkakaroon ng reason para sabihin na wag muna ako magtabi ngayon kasi ang dami kong responsibilidad. Pag nagsimula na yung uhulugan mo yung bahay, o kaya kumuha ka ng sasakyan, o kaya nag-aaral na yung mga anak, doon na nagsisimula yung pinagpapabukas mo o sa isang buwan na mo magsisimulang magtabi ng pera. So yung yung ka-defer mo ka-next month mo ng mga pagtabi ng pera, doon nagsisimula yung nagiging retirement nightmare mo, yung dadating yung panahon na wala ka pa lang naitabi na pera. So dapat habang ano pa lang, bata ka pa, wala pang responsibilidad sa buhay, matutunan mo na ang importance ng pagtatabi ng pera. Habang para pagdating ng panahon, pag may responsibilidad ka na, parang hindi ka makatulog sa gabi pag hindi ka nakapagtabi ng pera. So kailangan ma-develop yung habit and it will not take overnight. Talagang kailangan yan constantly, mas maganda habang wala pang responsibilidad. Tama yun, brother, no? Ang sinasabi ni Bart na hindi importante ang timing sa pagsisave. Kasi baka yung timing kasi tinitingnan natin eh. Yung bang pagtanda ko na or pag malaki na ang kita ko, tsaka lang ako mag-iipon. Pag may anak na ako, tsaka lang ako mag-iipon. So parang ginagawa niya, brother, sister's timing. Ang dapat is time. So habang bata ka pa, siyempre, mas marami kang time. So kung mas marami kang time, mas malaki ang pag-compound ng interest mo. In fact, sa ngayong panahon na to, isipin mo kung ang iririgalo mo sa anak mo, hindi lang laruan, but isang pag-iipon. Diba? Pag minsan, napag-usapan ng mutual fund, isipin mo, batang-bata pa, pero shareholder na. Diba? So maraming pwede mong gawin. So ang pinaka-importante is time. Hindi timing. Kasi ang timing kasi, mamaya na ko pag maganda na yung ekonomiya. Hindi po. Yung very important is time. Hindi timing. So hindi yun yung before ka mag-iipon, kailangan marami kang responsibility. Mas masarap na, totoo yun. Pag wala ka pang responsibility, mas maganda mag-iipon ka. Pero sa panahon ngayon, halos lahat ng tao may responsibilidad eh. So ang importante talaga, it's huwag gawing excuse ang responsibility na hindi mag-ipon. Ang pinaka-importante talaga is simulan mo kaagad yung pag-iipon. And Joanne at Bart, eh, okay yung pag-umpisa ng ipon eh. Alam mo, nung lumalaki ako, nag-iipon din ako eh. Ang problema, baka pwede nyo kaming matulungan. Kasi pag naipon mo, naisip mo may naipon ka eh. Pag meron kang nangailangan ka, kukunin mo ulit. So naipon mo ha, pero kukunin mo din, gagastusin mo din. Paano ba hindi magagawa yun? Eh, yung ipon na yun, parang ginagawa mong iniisip mo kasi parang emergency fund. Iba naman, dapat marunong kang mag-separate ng emergency fund at talagang ipon. Kasi yung ipon, hindi mo na iisipin yun.
na yun nga may usapan, pag may emergency, ang ipon ang nakukuha. Dapat iba ang emergency fund sa pag-ipon. Ang pag-ipon, talagang may goal, may purpose. Halimbawa, ang ipon na to is for my kids' education. Tapos yung anak mo, wala pa sa college, kinuha mo na. So mali yung purpose mo. Or let's just say, inipon mo to pang retirement. Diba? So yung inipon mo pang retirement, pero 40 years old ka pa, kinuha mo na. So ibig sabihin, hindi mo sinusunod yung planning. So it's very, very important na very clear yung direction ng pag-iipon mo. Huwag yung ipon ka pero pinaghalo-halo mo, yung kinukumingle mo yung emergency fund, yeah, hinahalo-halo mo yung education, yung pension. Dapat magkaiba para pag sinubukan mo, brother, running ko ninyo retirement mo, eh paluin mo yung kamay mo. Sa madaling salita, motibo pa rin. No? Dapat lang ang motibo mo, no? Sa pag-iipon. No? At huwag mong kalimutan. Ibig sabihin, dapat talagang isulatin mo kung ano talaga ang purpose, no? So, lahat naman talaga tayo magre-retire. Ang problema, kailan ka nagsimula? Kasi kung early ka nagsimula, mas malaki retirement mo. Pag 5 taon na lang magre-retire ka na, tsaka ka lang nagsimula, eh siyempre, mas maliit ang retirement mo. But of course, also yung important, yung proper savings. Kasi ang mga tao, kasi gusto nilang mag-ipon na mabilisan. Doon napapaskam ang tao. Kung gusto nilang mabilisan, eh gusto ko ganito eh. Gusto ko within 3 years, doble na yung pera ko. Doon ang kuhan. So, kasi nga, iniisip na timing, hindi time. So, ang topic natin ngayon is very, very important, yung pagsimula agad. Lalo na yung mga anak nila. Pwede na nilang simulan, di ba? Isipin mo, ito, masasabi ko, yung kung ang anak mo, isinimulan mo kaagad na bilhan ng mga shares, di ba? As early as no, shareholder na sila ng malalaking kumpanya. Nasanay na sila. Bart, may tanong ako. Ito ba natuturo ninyo sa IMG? Kasi parang pag pinapakinggan ko kayo, parang ang dami kong kailangan matutunan. Pero ito ba natuturo sa IMG? Yes. Tinuturo namin yan, especially yung tinatawag namin financial foundation. Sa financial foundation, talagang sineseparate namin, nabanggit nga ni Joe, and iba yung emergency fund, iba yung para sa retirement mo, iba yung pang araw-araw mo na gastos. So talagang kailangan may segregation doon, kasi the moment na isa lang yung tinatawag mong no, tinatabi mong pera, at kasi tingin mo doon emergency, tingin mo doon ATM, tingin mo doon retirement, so talagang walang mangyayari. Mm-hmm. So Ang isang magandang natutunan ko, Rans, dito sa mga tinuturo sa atin ng IMG is yung ano talaga, no? Yung tinabi mong pera or yung perang gagastusin mo, kung isipin mo, hindi lang yun yung amount na yun. Kasi kapag itinabi mo at ininvest mo, lalaki siya, tutubo siya. So lalo na sa mga millennials, sa mga bata pa, minsan ang tingin nila sa 500 pesos, eh pang 2 kape lang naman yan o 3 kape, di ba? Pero kung wala yung 500 dahil bata ka pa, abay, maaaring maging milyones yan pagkalipas ng mahabang panahon, di ba, Bart? Yeah, oo. Sa talaga, yun nabanggit ko nga kanina, time is an ally. Kaya minsan, isang tinuro sa atin ng mga magulang natin o mga lolo't lola natin na nalilimutan natin. Di ba nung maliliit tayo, binibigyan tayo ng piggy bank, binibigyan tayo ng alkansya. It's one step na para matutunan natin the value of savings. So doon, I guess most people doon nalilimutan nila yung ipinamamana sa atin na yun ng mga mas nakakatanda sa atin. Pero kailangan lang talaga yung pagtabi ng pera. Yung message ng alkansya, eh nalilimutan natin. Kailangan itaguy dati habang tumatanda tayo. Alright. So Joanne, saan sila pupunta? Makapunta nga. Eh kasi ako, nag-alkansya ako eh, pero iniisip ko kasi babasagin ko yan isang araw. Oo, oh, tsaka bago na alkansya ngayon, may tubo na. Hindi yung alkansya dati na walang nangyayari. Aba, diba, oo nga. No? Marunong silang pumili kung anong alkansya ang lalagyan nila. Pero of course, brother, meron tayong Facebook, no? IMG official Facebook, na doon nila malalaman lahat ng schedules natin. And right now nga, sa sinasabi ko, ang bagong normal na ngayon, ang pag-financial educate natin, naka-Zoom na lang tayo. So pwede na silang kahit sa bahay nila,
pwede na natin silang turuan paano mag-ipon ng tama at pwede rin silang magtanong sa atin. Mag-message lang sila at lahat, maraming tayong tumutulong right now. Kasi kailangan talagang matuto sila sa tamang alkansya. Kasi kung maling alkansya ang napuntahan, brother, walang pupuntahan yung pera. Alright, maraming salamat, Joanne at Bart. Ayan, img-corp.com para po sa mga financial education natin. Maraming salamat sa International Marketing Group. Learn the secret to saving and building your future. Become your own financial educator through IMG. Tumawag sa 0917-500-8388. At salamat din sa Kaiser International Health Group. Choose Kaiser, the first name in healthcare, para sa affordable healthcare products. Tumawag sa 028-845-0888. At Manila Bankers Life. Sa bawat pagsubok ng buhay, kasama mo ang Manila Bankers Life na handang magprotekta sa iyong pamilya. Tumawag lamang sa 028-810-1040. At syempre, pinakikilala ang Kaiser Medical Center Incorporated. Kaagapay natin sa kalusugan. Bumisita lamang sa kaisermedcenter.com. At dahil napag-uusapan natin ang kalusugan,